Magandang umaga po sa inyo. Sa araw na ito ay magtatalakay tayo ng napakalagang paksa. Ngunit bago natin pong talakayin ito ay inyo muna pong pindutin ang subscribe button at ang notification bell at i-share at i-like natin ang video ito kasama ng iba pang mga video na atin pong ina-upload sa YouTube. Napakalaga po ng ating paksang tatalakayin po ngayon sapagkat ito po ay tinatawag na ang Sabat, ang Araw ni Jesus. At dito natin malalaman na akala natin ay pinanghili natin ang Sabat. Sabalit malalaman natin hindi pala natin na ipanghilin ito ng tama. Kaya napakalaga po na malaman natin ang tungkol sa bagay na ito. Yan po. Sabi sa atin sa aklat ng Exodo, ito po ay ika-apat na utos ng Diyos. Ang sabi po doon ay alalahanin mo ang araw ng Sabado upang ipangilin alin araw na gagawa ka at yung gagawin ng lahat ng inyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabado sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong mga aliping lalaki ni babae, ni ang iyong mga baka, ni ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anapat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at pinakabanal. Ito po ay masusupungan natin sa Exodo 28-11 at masusupungan natin sa Deuteronomy 5:12-15, Genesis 2:1-2 at Marcos 2:27. Yan po. Ano po ang ugali ng ating Panginoong Jesus? Ugali po ba ng ating Panginoong Jesus ang manghilin ng Sabat? Ang sabi sa Lucas 4:16, ayon sa kanyang kaugalian, siya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang sabi sa The Star of Ages, Tagalog 393-394, hindi nilabag ng tagapaglitas ang kautusan tungkol sa Sabat. Si Kristo ang nabubuhay na kinatawan ng kautusan. Ni isa mang paglabag sa mga banal na utos ay hindi nasumpungan sa kanyang kabuhayan. Napakalino po ng ating Panginoong Kristo ay isang ating modelo, hawaran, sakdal na hawaran sa pagsunod sa kautusan ng Diyos lalo na tungkol sa araw ng Sabat. At ang sabi sa 1 Pedro 2:21 na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Yan po. Sabi po ito, Jesus never violated nor abolished the Sabbath day. Jesus kept the Sabbath and the disciples kept it too. Nang mamatay ba ang Panginoong Jesus, nanggiling pa rin ba siya ng Sabbath? Ang sabi sa The Star of Ages, Tagalog 1920, sa wakas ay namahinga na si Jesus, palibas ay tapos na ang kanyang gawain at nakakatiklop na ang kanyang makamay sa kapayapaan ay namahinga siya sa buong mga banal na oras ng araw ng Sabat. Nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, ay nanghilin pa rin siya ng araw ng Sabat. Yan po. At ang The Lord's Day po ay araw po ng Sabado. Napakalino po yan. Ano po ang nilalaman ng ika-apat na utos? Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 362, ito po ay alaala ng paglalang. Ang sabi, ang Sabat ay hindi ipinakilala bilang isang bagong institusyon, kundi bilang isang itinatag sa paglalang. Yun ay kinakailangan alalahanin at ipangilin bilang alaala ng ginawa ng mandalalang. Kaya pansinin po na ang Sabat ay nagpapakilala kay Kristo bilang mandalalang. Sapagkat si Kristo po ang gumawa ng langit at ang lupa. Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo rin po ang gumawa ng Sabat. At masusupungan natin yan sa Patriarchs and Prophets, page 47 to 48, 111, 307, 336,
The Sword of Ages 281, Great Controversy 455. At ito rin po ay tatak ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 362 at Testimony Volume 6, 350, ang ikaapat na utos, ang bukod tanging sa sampu kung saan masusumpungan kapo ang pangalan at titulo ng tagapagligtas. Yun lamang ang bukod tanging naghayag ng kung kaninong kapangyarihang ibinigay ang kautusan. Kaya iyon ang naglalaman ng tatak ng Diyos, isinama sa Kanya bilang katibayan ng katotohanan at kapangyarihan. Ikatlo po ay ito rin po ay tanda ng pagtatapat ng tao sa Diyos. Ang sabi sa Prophet, Patriarchs and Prophets Tagalog 362 at Prophet and Kings 179 hanggang 185 at Testimony Volume 6, 350. Ang sabi po, lahat ng nangihilin ng ikapitong araw ay nagpapahayag sa pamagitan nito na sila'y sumasamba kay Jehovah. Kaya't ang Sabat ay tanda ng pagtatapat ng tao sa Diyos habang mayroon sino man sa lupang maglilingkod sa Kanya. Kaya po ang Sabat pala ay tinatawag na tanda ng pagtatapat ng tao sa Diyos. Sa Testimony to Ministers 134, ang sabi po, ito rin po ay tanda ng pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Ang sabi, ang tanda ng pagsunod ay ang pangingili ng Sabat ng ikapitong ikaapat na utos. Kung iingatan ng mga tao ang ikaapat na utos, ay maingatan nila ang lahat ng iba pang utos. Napakalino po ng pagkakabanggit po dito. At sa The Sword of Ages 289, Testimony Volume 9, page 16, ito rin po ay tanda ng pag-ibig ni Kristo at kapangyarihan. Sa The Sword of Ages 283, ito po ay tanda ng pagkakakilanlan. Ezekiel 20:12-20, Testimony Volume 6, 350, ito po ay tanda ng Diyos bilang nagpapabanal. At sa The Sword of Ages 289, Testimony Volume 9, page 16, ito po ay tanda ng lumilikang kapangyarihan ng Diyos. At ito rin po ay tanda ng kapamalaan ng Diyos, Testimony Volume 6, 350. Ito po ay tanda ng ating kaisan, Testimony Volume 6, 194. Ito po ay saligan ng pagsamba sa Diyos, Great Controversy 4837, 438, at 446. At ito po ay Araw ni Jesus, Testimony Volume 6, 128. Ang Araw ng Panginoon ay ikapitong araw, ang Sabat ng paglalang. Sumpungan din po natin yan sa Apocalypse 1:10, Matthew 12:8 at The Sword of Ages 208. Kaya po ito yung araw ni Jesus sapagkat si Kristo mismo ang lumika ng araw ng Sabat. At sa The Sword of Ages po 207 ay pinarangalan ito ni Jesus. Ang sabi sa Testimony to Ministers 134, ang tanda ng pagsunod ay ang pangingilin ng Sabat ng ikaapat na utos. Kung ingatan ng mga tao ang ikaapat na utos, ay maingatan nila ang lahat ng iba pang utos. Ipinangilin ba ito nung panahon ni na Adan at Eva at ang mga unang magulang? Ang sabi sa Elder Writings Tagalog 271, ang Sabat ay tinatag sa Eden bago nagkasala at ipinangilin ni Adan at Eva at ng lahat ng hukbo ng langit. At ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 89, bago ang pagkahulog, ang una nating mga magulang ay nanghilin ng Sabat na sinimulan sa Eden. At nang sila ay palabasin mula sa paraiso ay pinagpatuloy nila ang panginghilin noon. Ano ba ang mga ginawa ni Jesus sa araw ng Sabat o ano ang mga dapat nating gawin sa araw na ito? Una po ay ito po ay araw ng pagsamba. Ang sabi sa Selected Message Book 1, 222, nagpahinga ang Panginoon sa ikapitong araw o araw ng Sabado at binanal ang araw ng kanyang pahinga. Binukod ito upang ang tao ay makapagsamba sa kanya. Kaya pala ito ay araw ng pagsamba. Masusupong natin sa Leviticus 23 verse 3, Isaiah 56 verse 2, Habakuk 2:20, Awit 95 verse 6. At ang isa pa po ay ito po ay panahon para sa pagbubulay-bulay. Ang sabi sa The Sword of Ages Tagalog 272 at sa The Sword of Ages 207 sa English, ang mga hinihingi sa Diyos sa araw ng Sabado ay lalo pang marami kaysa ibang mga araw. Iniiwan ng kanyang bayan ang
kanilang karaniwang hanapbuhay sa araw na iyan at kanilang ginugugol ang panahon sa pagbulay-bulay sa pagsamba. Kaya ito po ay panahon para sa pagbubulay-bulay hinggil sa ating Panginoon. Ang isa pa po ay ito po ay panahon para sa pamahinga at mga gawaing banal. Nakasulat po yan sa The Sarut Pages, Tagalog 272 at sa English po ay 207. Ang sabi po, kung paanong ang Diyos ay tumigil sa kanyang gawang paglalang at nagpahinga sa araw ng Sabado at pinagpala ito, ay gayon din dapat iwan ng tao ang gawang paghahanap buhay sa banal na araw na ito at italaga ang mga banal na oras sa nakapagpapalusog na pamamahinga sa pagsamba at sa mga gawaing banal. At ang isa pa po ay ito po ay panahon para sa pag-aralan ang mensahe ng Diyos na nakaukit sa kalikasan. Ang sabi sa Christ Object Lesson page 26, sa banal na araw ng pahinga, higit sa lahat ng ibang mga araw ay dapat pag-aralan natin ang mga mensahe na isinulat ng Diyos para sa atin sa kalikasan. Dapat nating pag-aralan ang mga taninghaga na isinalita niya sa kanila at sa mga parang at kakahuyan sa ilalim ng bukas na himpapawid, sa damuhan at mga bulaklak. Ito rin po ay panahon para pumaroon sa kalikasan. Ang sabi sa Testimony Volume 2, 583, upang maipangilin ang sabat ng banal, hindi kailangan na ikulong natin ang ating mga sarili sa mga pader na nasasarhan mula sa mga magagandang eksena ng kalikasan at mula sa malayang nakapagpapalakas ng hangin ng langit. Hindi mapapanariwa, mapapasigla, maitataas ang isipan sa magitan ng pagkulong ng halos lahat ng mga oras ng sabat sa loob ng mga pader na pinakinggan ang mga habang mga sermon at nakapapagod na formal na mga pananalangin. Kaya napakalaga po na itong panahon po ito ay panahon na pumaroon sa kalikasan. Ang sabi sa Testimony Volume 2, 583 at sa Testimony Volume 2, 584, sa panahon ng bahagi ng araw, lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataon na lumabas. Paano makakatanggap ang mga bata na mas wastong karunungan ng Diyos at ang kanilang mga isipan ay masigit na namapukaw kaysa paggugol ng bahagi ng kanilang panahon sa labas, hindi sa paglaro kundi kasama ang kanilang mga magulang. Hayaan na ang kanilang mga murang isipan ay maiugnay sa Diyos sa magandang tanawin ng kalikasan. Hayaan ang kanilang atensyon ay matawag sa mga tanda ng kanyang pag-ibig sa tao, sa kanyang mga nilikhang gawa at sila'y maakit at magkakagusto. Pansinin po natin na ang Panginoong Hesus, ang ating sakdal na huwaran, ay madalas na magtungo sa kalikasan tuwing Sabado. Ito po ay nakasulat sa Lucas 6 verse 12. Ito rin po ay pagkakataon para maturuan ng mga bata tungkol sa pag-ibig ng Diyos at paano iingatan ang Sabado. Ang sabi sa Testimony Volume 6, 359, kung nais ninyong ipangilin ang Sabado sang-ayon sa utos, dapat turuan sila sa nakasulat at sa halimbawa ang malalim na pag-ukit ng katotohanan sa puso ay hindi kailanman lubusang mabubura. Maring ito'y mapalabo, subalit hindi kailanman mawawala. At ito rin po ay pagsambang pantahanan bago lumubog ang araw. Ang sabi sa atin, sa Testimony Volume 6, 359 to 361, bago lumubog ang araw, mag-ipon na ang mga kaanib ng sambayan upang basahin ang salita ng Diyos, kumawit at manalangin. May pangailangan ng reforma hinggil sa bagay nito dahil marami ang nakalilimot. At ang isa pa po ay itaas si Kristo sa araw ng Sabat. Ang sabi sa The Gospel in Creation, page 35, ang tunay na kapahinga ng Sabat ay masusumpungan lamang kay Kristo. Tandaan natin to, na hindi tayo makakaroon ng tunay na kapahingahan kung wala ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 209, si Kristo ang kabuuan ng kagandahan. At sa Selected Message, Book 1, 155, ang pagtataas kay Kristo ay ang dakilang katotohanan ng dapat iyayag ng lahat.
at sa articles on Romans page 129 by E.J. Wagner, si Kristo ay ang tanging pinagmumulan ng ganap o kumpletong kasiyahan. At sa Colossians 2:2-3, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatitibagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kaimanan ng karunungan at ng kaalaman. Bakit po dapat itaas si Kristo sa araw ng Sabat? Ang sabi sa The Star of Ages 281-288, dahil si Kristo ang gumawa ng Sabat. At sa The Star of Ages 207-224-287, pinarangalan ni Kristo ang Sabat. At sa Marcos 2:27-28, The Star of Ages 211-285-288, ay si Jesus ang Panginoon ng Sabat. At sa The Star of Ages 14:70, si Kristo ang sentro at sustansya o kabuuan ng Sabat. At sa Acts of the Apostles, Tagalog 253, sa pagbubulay-bulay kay Kristo, tayo ay mamamalagi sa dalampasigan ng pag-ibig na hindi masusukat. At sa Testimony to Ministers 118, itaas si Jesus bilang sentro ng lahat ng pag-asa. At sa Gospel Workers page 160, itaas si Jesus. Sabi sa atin sa Christ Faithfulness in Sabbath Keeping by A.T. Jones, page 2, the Sabbath means Christ, and Christ means the Sabbath. The Sabbath is the Lord's own sign of what Jesus Christ is to men, and we are to consider Him in respect to it and His faithfulness in keeping it. At ang sabi sa atin sa parehong aklat po sa page 35, na kapag itinakwil natin ang panghihiling ng Sabat, ay itinatakwil natin si Kristo. Sapagkat ang sabi po, as the Sabbath of the Lord, the seventh day, is the Lord's own sign of the salvation of Jesus Christ. As it is the sign of what Christ is to men, so in rejecting the Sabbath of the Lord, they are rejecting Christ. So, kapag tinatakwil natin ang Sabat ng Panginoon, ay tinatakwil natin si Kristo. Ano ang iba pang maaring gawin sa araw ng Sabado na aprobado ni Jesus? Ang sabi sa The Star of Ages, Tagalog 272, ang pagpapagaling o pag-aaruga ng may sakit. Ang sabi po, ang ginawa ni Kristo na pagpapagaling ng may sakit ay lubos na naayon sa kautusan. Ito'y nagbigay dangal sa Sabado. Inay, masusumpungan din natin sa The Star of Ages 207:1-5, 1-17 at Mateo 12:10-12. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 362, ang mga gawa ng pangailangan at kahabagan ay pinahintulutan kung Sabat ang may sakit at nagdurusa sa anumang panahon ay kinakailangan pangalagaan. Kaya po nagpagaling ang Panginoon sa araw na Sabat, sapagkat ito po ay kaayon sa tamang paraan at sa tamang paraan ng panghihiling ng Sabat. Ang isa pa po ay yung mga gawain ng pangangaran o pakikibahagi sa mga programang pang-Sabado. Ang sabi sa The Star of Ages, Tagalog 390, sa paggawa ng gawain ni Kristo ay naglilingkod sa Diyos at anumang kailang gawain sa ikatatapos ng gawain ito ay matuwid na gawin sa araw ng Sabat. Malino po na nangaral ang ating Panginoong Jesus at nakibahagi sa programang pang-Sabado sa araw ng Sabat. The Star of Ages 236-237. Ang isa pa po ay yung mga paggawa naman ng mabuti at mga banal na bagay. Ang sabi sa The Star of Ages, Tagalog 7272, at sa English po ay 207 at 1:5-17. Hindi kailanman naglilikat ang mga gawa ng Diyos. Kaya ang mga tao ay hindi dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Hindi binalak na ang Sabado ay mag-iisang araw ng pagtatamad-tamaran. At ang isa pa po ay mga gawain ng pangailangan, yung tinatawag na call of nature. Sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 262, ang mga gawa ng pangailangan ay pinapahintulutan kung Sabat, subalit ang maaring maiwasang gawain ay mayigpit na pinaiiwasan. Ang mga halimbawa nito po ay yung mga pag-ihi, pagdumi, pag-inom, pagkain, pagtulog sa gabi at iba pa ay
maaaring kumain sa araw nito. Ito po ay sa Exodus 16:25, Lucas 6:1-5. Mga pangailangan o yung tinatawag na call of nature ay pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Narito po ang 10 utos ng Diyos. Makita niyo po ang liwanag doon sa 4 na utos. Naliwiwanag po yan. At nagpapakita ng ating tungkulin upang ito ay ipangaral sa buong sanlibutan. Ano naman po ang hindi ginawa ni Jesus sa araw na ito at ano ang hindi dapat natin gawin na aprobado ni Jesus? Ang isa po ay yung karniwang gawain pang araw-araw. Sa Desire Pages, Tagalog 272, sa English po 207, ang pinagbabawal ng kautusan ay ang paggawa ng mga karniwang gawain pang araw-araw na pinagpahinga ng Panginoon. Ang gawaing pinagkakitaan sa ikabubuhay ay dapat itigil. Ano mang paggawang ukol sa makasanibutang kalayuan o kapakinabangan ay hindi matuwid na gawin sa araw na iyan. So una po ay yung mga dapat itigil yung mga karniwang gawain pang araw-araw. Pangalo po, yung pagluluto. Ang sabi sa atin sa Spiritual Gifts, Volume 4, 256. At mababasa din natin sa Exodus 16:1, 22 at saka 23. Ang sabi po sa atin, yaong mga nagpapabaya na maganda sa ika-anim na araw at magluto ng pagkain sa Sabat ay sumusuway sa ika-apat na utos at mga manlalabag na utos ng Diyos. Lahat ng mga nagnanais na ipanghiling ang Sabado ayon sa utos ay hindi magluluto ng anumang pagkain sa araw ng Sabat. Napakalino po yan na kapag nagpabaya tayo sa araw ng paghahanda, yung Biyernes, at nagluto tayo ng pagkain sa araw ng Sabat, ito po ay pagsuway, paglabag sa ika-apat na utos ng Diyos. Subalit, meron din po mga exemptions. Sabi po sa atin ay hindi nagluto si Jesus sa araw ng Sabat ang ating sakdal na huwaran. Subalit, pwedeng mag-init ng pagkain sa panahon ng taglamig o kung pinagsisilbihan ang may sakit sa araw ng Sabat. Nakasulat po yan sa Testimony, Volume 6, 357. Ang isa pa po ay yung paglilitpit ng mga pinggan. Ang sabi sa Selected Message Book 3, 258, dapat nating atasan ang lahat ng huwag maghugas ng mga pinggan sa Sabat kung ito'y maaaring magawa. Nalalapastangan ng Diyos na anuman hindi kailangan mga gawa na gawin sa kanyang banal na araw. Hindi naman salungat at tama lamang na iwanan ang mga ligpitin na hindi nahugasan hanggang sa pagkasaran ng Sabat kung ito'y maaaring may sagawa. Kaya ipinagbabawal din Panginoon yung mga paglilipit ng mga pinggan. Kaya po, pansinin po natin na hindi naglilipit ng pinggan ng ating Panginoong Jesus sa araw ng Sabat. At ang isa pa po ay yung paliligo. Sabi sa Testimony, Volume 6, 355, tuwing Biyernes, hayaan ang paghahanda para sa Sabat ay matapos at ang paliligo ay naisagawa na. Ayun po. Pansinin po natin na hindi naligo ang ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ang paliligo po ay dapat na isagawa na bago pa mag-Sabado, liban na lamang sa ilang emergency cases tulad ng pagkakasakit, panghinan ng katawan, mainit o maalinsangan na panahon at naruman. At ang isa pa po ay yung pagbasa ng mga babasahing walang kaugnayan sa kabanalan. Ang sabi sa Testimony Volume 6, 355 hanggang 356, bago lumubog ang araw, hayaan na ang mga babasahing walang kaugnayan sa kabanalan ay maitago na. Yan po. Hindi nagbasa ang ating Panginoong Jesus na mga babasahing walang kaugnayan sa kabanalan sa araw ng Sabado. Mga halimbawa ay mga dyaryo, magasing pangnegosyo at iba pa. At sa Testimony Volume 6, 355, yung pagsusulsi ng mga damit. Ang Sabado ay hindi dapat ipagkaloob sa pagsusulsi ng mga damit. Pansinin, hindi nagsusulsi ang ating Panginoon Jesus sa araw ng Sabado.
at yung pamamalansa at paglalaba. Ang sabi sa Testimony Volume 6355, tingnan na ang lahat ng pananamit ay handa. Malino po na hindi nagplansa o naglaba ang ating Panginoon Jesus sa araw ng Sabado. At yung paglilanghoy at paglilibang, ang sabi sa Selected Message Book 3258, may dakilang gawain na dapat gawin sa araw ng Sabado para sa pagpapaginhawa ng mga mahirap ng sangkatawan, subalit ang karniwang gawain ay hindi dapat gawin. Ang paglibang, paglaro ng bola, paglalanghoy ay hindi pangailangan, ngunit makasalanang pagpapabaya ng sagradong araw ng binanal ni Jehovah. Pansinin po natin na hindi naglanghoy o naglibang ang ating Panginoong Jesus sa araw ng Sabado. Ang isa pa po ay yung maraming pagkain. Testimony Volume 6357, hindi dapat maglaan sa Sabat ng malayang supply o mas malaking pagkain kaysa sa ibang mga araw. Salip ay ang pagkain ay dapat na mas payak at kaunti lang ang kainin upang ang isipan ay maging malinaw at masigla sa pag-unawa ng mga bagay na espiritual. Pansinin na kaunti lang kumain ang Panginoong Jesus sa araw ng Sabat. At yung pagtulog at pag-idlip sa pook ng pagsamba sa maliwanag na bahagi ng Sabat o daytime. Ang sabi po doon, wala sana magtungo sa pook ng pagsamba upang umidlip. Ito po ay sa Testimony Volume 6, 361. So hindi natulog ang ating Panginoong Jesus sa pook ng pagsamba sa maliwanag na bahagi ng Sabat. Ang exemptions po dito ay ang maliliit na bata o sanggol at ang mga may sakit o may karamdaman. Ang isa pa po ay yung pagbibili o pagtitinda. Nakasulat po yan sa Nehemias 13:16-20 at saka 10:31. Pansinin na hindi bumili o nagtinda ang Panginoon sa araw ng Sabat sa Prophet and Kings Tagalog 513. At ang isa pa po ay sariling salita. Ang sabi sa Isaiah 58:3, hindi magsalita ng iyong mga sariling salita. Ang sabi sa Testimony Volume 2:703, tunay na nanalabag ang ikaapat na utos sa pamagitan ng pakipag-usap hinggil sa makasalibutang mga bagay o nakikisangkot sa mababaw walang kapararakang usapan. Pagsasalita ng anumang bagay o bawat bagay na maaring dumating sa isip ay pagsasalita ng sariling mga salita. Dito po madalas nagkakasala ang napakarami. Yung nagsasalita at nag-uusap sila ng sariling salita sa araw ng Sabat. At ang isa pa po ang sabi, sa Youth Instructor, February 1853, ang sabi po, maingat ba kayo sa panghihili ng Sabado? Meron kayong ilang bagay na dapat gawin bukod sa pagsasaisang tabi ng inyong trabaho at mga libangan sa araw na iyan. Kapag kayo sa araw na iyan ay nagpapanukala kung ano ang gagawin ninyo kapag lumipas na ang Sabat o mag-usap hinggil sa inyong trabaho, mga libangan at mga damit, dinudungisan nyo ang Sabat. Kapag kayo ay nagsasalita ng inyong pag-asa sa Diyos, ni Jesus at ng kanyang malapit na pagparito at ng mga kagandahan ng bagong lupa, ay hindi kayo nagsasalita ng inyong sariling mga salita. Sa mga bagay na ito, ay malaya kayong makapagsasalita sa Sabat. Sa anim na araw ay maaari kayong makipag-usap hinggil sa mga bagay tungkol sa negosyo at magpanukala na kailangan. Subalit ang Sabado ay banal na panahon at lahat ng mga isipang makasanibutan ay dapat na maalis mula sa isipan. Ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa inyo at magkakaroon kayo ng matamis na makaaliwan ng kanyang espiritu at magkakaroon kayo ng tiwala kapag lumalapit kayo sa trono ng biyaya. Pansinin po na hindi nagsalita si Jesus ng sariling salita sa araw ng Sabat. Tandaan, ang sentrong tema na dapat pag-usapan sa araw ng Sabat ay si Jesus, ay ang kanyang katuwiran, mga salita at pangako at pag-asa na pinagkaloob niya. Yan po ay nakasulat sa Desire Pages 281 hanggang 289. Sa Review ni Herald June 2, 1903, si Kristo na napako pag-usapan ito. At sa Review ni Herald August 16, 1897, dapat nilang pag-usapan si Kristo.
At sa Testimony Volume 2, 320, pag-usapan si Jesus at hayaan na malis ang sarili. Hayaang ito ay matabunan ni Kristo at ito ang maging wika ng inyong puso. So sa araw ng Sabado po, ang mas magandang pag-usapan sa halip na yung mga sariling salita, ang ating pag-usapan ay ang tungkol sa ating Panginoong Jesus, ang kanyang katwiran, ang kanyang mga salita na pinagkaloob mula sa Biblia, Spiritual Prophecy at mga aklat ni John Senwagner. At pag-usapan natin si Kristo na napako bilang sentrong ebanghelyo, na ito ang pinakamahalagang ebanghelyo, pinakamahalagang katotohanan na dapat malaman at maihag sa buong sanlibutan. At ang isa pa po ay yung hindi kailangang paglalakbay. Ang sabi sa Testimony Volume 6, 359-360, at masusupukan natin sa Mateo 24:20, natatakot ako na madalas tayo na maglakbay sa araw na ito. Kapag ito yung maaaring iwasan, dapat tayo na maging maingat sa paglakbay sa mga bangka o mga kotse sa araw na ito. Maaaring kailangan paminsan para sa atin ang maglakbay sa Sabado. Subalit hanggat maaari ay dapat tayong kumuha ng ating mga tiket na gumawa ng lahat ng kailangang paghahanda sa ibang araw. Tansinin po na umiwas ang ating Panginoon Jesus na maglakbay ng malayo na hindi naman kailangan sa araw ng Sabat. At ang isa pa po ay yung sariling lakad. Isaiah 58 verse 13, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Tansinin po natin, hindi gumawa ang ating Panginoon Jesus ng sariling lakad sa araw ng Sabat. At ang isa pa po ay yung mga pangkaraniwang pagbisita o pagtungo sa pagkasama-samang panlipunan tulad ng pagdulo sa kasalan, patay, reunion, party at iba pa. Nakasulat po yan sa Science of Holy Living page 45. At yung mga secular studies o pag-aaral ng mga secular na bagay, Testimony Volume 4, 114. Yung pagpapaitim at pagpapakintab ng sapatos at pag-ahit ng balbas o bigote, Signs of the Times, May 25, 1882. Yung paglaro ng mga bata, Selected Message, Book 3, 257. Pagpasok sa paralan ng mga bata, Last Day Events, page 96. Delegasyon ng gawain sa iba o pagpapatrabaho sa alipin, katulong o kasama, Desire Pages 204. At pagkimkim ng sama ng loob at galit, Testimony Volume 6, 256. Kasama na rin po dyan yung pagsuot ng ordinaryong damit sa pagdalo sa kapilya, sa halip na special na damit na ginagamit para lamang sa araw na iyon. Testimony Volume 5, 355, Selected Message Book 2, page 47. At yung napakahabang sermon, Testimony Volume 5, 361. At mga pagbabawal na hindi makatuwiran o makasarili na hindi nasusulat sa Bible, Spiritual Prophecy at mga aklat ni Jones at Wagner. Ang sample po rito ay nasa Desire Pages, Tagalog, 266-267. Ang sabi po, pinasama ang gayon na lamang ng mga Hudyo ang kotsan na anupat ito ay ginawang isang pamatok ng pagkakalipin. Ang kanilang mga walang katuturang bilin ay nag-isa ng kasabihan sa gitna ng mga bansa. Ang Sabado ay isang tangi-tanging binakuran nila ng lahat ng uri ng walang katuturang mga pagbabawal. Sa kanila'y hindi iyong isang kaluguran ang banal ng Panginoon na marangal. Ang panghilin ng araw na ito ay ginawa ng mga eskriba at parisiyo na isang napakabigat na basan. Ang isang Hudyo ay hindi pinempeng tulong magpaningas ng apoy ni magsindiman ng kandila sa araw ng Sabado. Dahil dito ang mga tao ay nagsiasa sa mga hintil sa maraming paglilingkod na magagawa naman nila, ngunit pinagbabawal ng kanilang mga tuntunin na gawin nila para sa kanilang mga sarili. Kaya hindi po kasama rito ang mga pagbabawal na walang patayan sa Bible, sa Spiritual Prophecy at sa mga sulat ni John Senwago. Doon lamang po dapat tayo nakasalalay at yung mga iba pang mga pagbabawal na hindi nakabatay dito ay hindi po kasama sa pagbabawal sa araw ng Sabat. Ang sabi pa po sa atin sa Prophet and Kings Tagalog 571, hindi panasihan sa mga ordinansang ang Diyos ang nagtakda. Pinabigat nila ang mga banal na utos sa pamamagitan ng hindi mabilang na pag-ipit na sila ang gumawa habang nalalayo sa Diyos.
lalong naging mahigpit ang kanilang pag-iingat sa mga uri nito. Tiniligsa po mismo ni Kristo ang mga walang katuturang paghigpit na hindi nakabatay sa Biblia, SOP at mga aklat ni John sa Wagner, kundi sarig lamang sa mga salit-saling sabi ng tao, ayon sa 1:5-16-19. Kaya babala po ay huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Kung ano lang po yung nakasulat, ay doon lamang po tayo bumatay. 1 Corinto 4:6. Ang isa pang katanungan ay kailan nagpasimula at nagtatapos ang Sabat o Sabado? Ang sabi sa The Sabbath Ages, Tagalog 1130, sa English po ay 774. Ang paglubog ng araw noong gabi ng araw ng paghahanda, Biyernes, ay hipan ang mga pakakak na ipinapaywatig na nagsimula na ang Sabat. Malino po na ang Sabat po ay nagpapasimula sa paglubog ng araw, paglubog sa gabi ng araw ng Biyernes. At ito po ay matatapos sa paglubog din po sa araw ng Sabado. At sa Levitico 23:32, Testimony Volume 1, 116, Nehemias 13:19, Lucas 23:52-56, at Selected Messages Book 3:319, ang sabi po, mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipanghili ninyo ang inyong Sabado. At nasabi po sa Nehemias 13:19, at nangyari na ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpapasimulang magdilim bago dumating ang Sabat. Aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan, at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat, at ang mga ilan sa aking mga lingkod ay nilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Kaya dito po ay isang malino po na yung maglulubog ng araw ay pasimula po ito ng araw ng Sabat. At sa Testimony Volume 6, 355 hanggang 356, sa araw ng Biyernes, hayaan na ang paghahanda para sa Sabat ay makumpleto bago pa lumubog ang araw. Ibig sabihin, sa paglubog po ay Sabat na po ito. Hayaan na ang mga sekular na gawain ay maisang tabi, at lahat ng mga sekular na babasahin ay maitago na sa paningin. Dapat nating bantayan ng mataintim ang mga dulo ng Sabat. Alalahanin na ang bawat saglit ay naitalagas at banal na panahon. Hanggat maaari, ang mga employer ay dapat na ibigay sa mga magagawa ang panahon mula Biyernes ng tanghali hanggang sa pagpapasimula ng Sabat. Ibigay sa kanila ang panahon para sa paghahanda upang masalubong nila ang araw ng Panginoon na may katahimikan ng pag-iisip. Yan po ay sa Testimony Volume 6, 355 hanggang 356. Malinaw po na ang Sabat ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng Biyernes at nagtatapos po sa paglubog ng araw ng Sabado. Ilang oras po ba ang Sabat? Ang sabi sa Testimony to Ministers, page 136, nang ipahayag ng Diyos na nilikha niya ang sanlibutan, sa 6 araw ay nagpahinga ng 7 araw. Ang ibig sabihin niya ay araw na 24 oras na minarka niya sa magitan ng pagsikat at paglubog ng araw. Malino po na ang Sabat ay 24 oras at hindi po 12 oras. Ang Sabat ba ay Lunar Sabat o ikapitong araw or Solar Sabat? Sapagkat may mga nagtuturo po na ang panghiling doon ng Sabat ay Lunar, batay sa pag-ikot ng buwan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ang sabi sa Bible Commentary Volume 1, 1081, at sa Select at sa Spiritual Gifts Volume 3, page 90, ang sabi po, ang lingguang ikot o cycle ng 7 araw na 7 literal na araw, 6 na araw para sa paggawa at ang 7 araw para sa pagpapahinga, na ininghatan, na preserve at nadala pababa sa buong kasaysayan ng Biblia ay nagsimula sa malaking katotohanan ng unang 7 araw. Malinaw po na ang panghilin para ng Sabat ay hindi po batay sa lunar, kundi sa solar po, ito po yung ikapitong araw. At ang sabi sa isang aklat po sa CE, page 190, katulad ng Sabat ang Sanglinggo na nagsimula sa paglika at naingatan na preserve at nadala pababa hanggang sa atin sa magitan ng kasaysayan sa Biblia, ang Diyos mismo ang nagsukat ng unang Sanlinggo
bilang halimbawa ng sunod-sunod na mga sanlinggo hanggang sa katapusan ng panahon. Tulad ng bawat iba, ito ay binuo ng 7 literal na mga araw. Malino po na maling aral po ang turo tungkol sa Lunar Sabbath. Ang Solar Sabbath, yung 7 araw, yun po ang tama po. Ang sabi sa atin sa The Gospel in Creation, page 105, at nakabati po ito sa Genesis 2-3, ito ang granding kabuuan ng paglika at ang ulat ng pagdiriwang nito, ang mga araw ng paglika ay sapat na itinakda sa pagitan ng pagbilang. Ngunit ang araw na nagdiriwang ng paglika ay pinangarangalan sa pagitan ng pagkakaroon ng pangalan. Ang pangalan ng 7 araw ay Sabat. Kaya po yung kapag 7 araw, ito po ay ang pangalan po nito ay Sabat or Sabado. Kaya pansinin po na malino po ng Sabat na ating pinanghilin ay Sabat sa 7 araw na binilang ng Panginoon sang-ayon sa weekly cycle ng literal 7 days na nagsimula sa paglika hanggang sa pagkatapos ng panahon. Ito po ay 7 araw o Solar Sabat at hindi Lunar Sabat na binatay sa pag-ikot ng buwan sa mundo at hindi sa weekly cycle ng literal na 7 araw. Yan po ang ilang mga ang patunay po na nung preparation day ay tinawag pong Friday at ang Saturday po at ang first day of the week ay Sunday. Maipanghilin ba natin ang Sabat kung tayo'y patuloy pa sa pagkakasala? Hindi po. Ang sabi sa The Star of Ages 283, upang maingatan ng Sabado na banal, ang mga tao ay dapat sa kanilang mga sarili ay maging banal. Ang sinin po na para maging banal tayo, kailangan natin si Jesus. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ang tanging pag-asa ng kaligtasan. Siya ang bukal ng kabanalan ayon sa The Star of Ages 324-370. Sa mamagitan niya, aaring ganap tayo at pagkakalooban ng kapangyarihan upang maitigil ang pagkakasala. Sabi sa Roma 3:24, 1 Pedro 4, verse 1. Ano ang layunin po ng 4 na utos? Una po ay upang maging kaluguran ng tao. Testimony Volume 1, 584, ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay dapat gawin ang kanilang magagawa upang gawing kaluguran, banal, at marangal ang Sabado. At nagtuturo din po ito ng kasipagan. Ang sabi sa Exodus 20 verse 9, 6 araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ang sabi sa Fundamental Christian Education 340, ang utos ng langit ay gumawa magtrabaho. Yan po. Sa The Star of Ages, Tagalog 77, sa pamagitan ng sarili niyang halimbawa ay tinuruan niya tayo na magpakasipag na gawin nating may kaustuhan at kaganapan ang ating gawain at ang ganyang paraan ay paggawa ng marangal. Kaya po ang araw ng Sabat po ay nagtuturo sa atin ng kasipagan na 6 araw na dapat tayong magtrabaho at dapat tayong ibanatin ang ating katawan at magpakasipag at nagawin natin may kaustuhan at gaganapan ang ating trabaho. At ang sabi sa atin sa Christ Object Lesson 280 at Kawikaan 6-8, ang sabi po, hindi tayo maliligtas sa katamaran at kawalan ng ginagawa. Hindi maari sa atin ang madala sa langit. Walang tamad na papasok doon. At ang sabi sa Testimony Volume 6, 353, ang isa sa layunin po ng araw ng Sabat ay upang makilala natin si Jesus ng lubusan. Ang sabi po, hindi lamang natin ipinanghilin ang Sabado bilang isang pagtatapat. Dapat natin inuwain ang kanyang kaugnayang pang-espiritual sa lahat ng mga transaksyon sa buhay. Ang layunin pala ng Sabat ay upang makilala natin ang ating Panginoong Sus na lubusan. Ang sabi sa The Gospel in Creation, page 35 by E.J. Wagoner, ang tunay na kapahingan ng Sabat ay masusumpungan lamang kay Jesus. At ang isa pa po ay upang makilala natin si Kristo bilang Diyos. Ang sabi sa atin sa Christ and His Righteousness, Tagalog, page 3, ang 7 araw ay ang banal na paalala ng gawaing paglalang. Ito ay ang pinakamarangal na araw
pinakamarangal sa lahat ng mga araw, sapagkat ang natatanging misyon nito ay ang ipaalaala sa ating isip ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na ginamit sa paglalang, na siya rin namang tanda ng kanyang pagiging Diyos. Sa makatwid din nang sabihin ni Kristo na ang anak ng tao ay Panginoon nga ng araw ng Sabat, inangkin lamang niya para sa kanyang sarili ang pinakamataas na karangalan na hindi bababa sa pagiging manlalalang, na kung saan ang panghihili ng araw ng yaon ay nagpapaalala din naman ng kanyang pagka-Diyos. Napakaliwanag po ng pagkakabagit po dyan sa Christ and His Righteousness, Tagalog, page 3 by E.J. Wammer. Kaya po ang manghihili ng Sabat na itinaknan ng Diyos ay sa paglika ay pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya po sabi sa The Gospel and Creation, page 34 by E.G. Wagner, ang Sabat ay isang malaking tanda ng pagka-Diyos ni Kristo. At sa parehong aklat din po sa page 34 ay upang maisaisip ang mapaglikang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po dun, ang Sabat ay layuning maingatan sa isip ang mapaglikang kapangyarihan ng Diyos na siya niyang natatanging katangian. At ang sabi sa page 45 ng parehong aklat ni E.G. Wagner, kaya nga ang layunin ng Sabat ay makapagmuli tayo sa kapangyarihan ng Diyos, maalalan na ang parehong kapangyarihan na gumawa ng lupa ay saring kapangyarihan na nag-iingat sa atin mula sa kasalanan para sa kaligtasan na mahayag sa huling panahon. Napakaliwanag po ang pagkakabanggit sa talatang ito na mula kay E.J. Wagner. Ang sabi pa po sa The Gospel and Creation, page 35 ni E.G. Wagner, nagbibigay ito ng leksyon ng pagtitiwala at pagdepende sa Diyos. Ang Sabat ay nagpupukaw ng higit na kailangan leksyon ng pagtitiwala sa Diyos. At sa The Gospel and Creation, page 35 to 36, ang pinaka-idea ng panghihili ng Sabat ay ang sakdal na pagtitiwala sa Diyos. At sa page 35, ganun din po, magtamasa ng pang-espiritual na kapahingahan. Ang sabi po doon, ang manghili ng Sabat ng Diyos o pahinga ay ang magtamasa ng kapahingang pang-espiritual. Ang Sabat ay hindi pinanukala para lamang sa kapahingang pangkatawan, kundi para sa pang-espiritual. Kaya nga, sa page 35 po ng parehong aklat ni E.G. Wagner, ang sabi po doon, kung walang kapahingang pang-espiritual, ay walang tunay na panghihili ng Sabat. So ang Sabat po ay hindi po nilika para lamang sa kapahingahang pangkatawan. Ito po ay ginawa rin pa sa kapahingahang pang-espiritual. Kanino po masusumpungan ng kapahingahang pang-espiritual? Ang sabi sa The Gospel and Creation, page 35, ang tunay na kapahingahan ng Sabat ay masusumpungan lamang kay Kristo. Paano po ito matatamo? Ang sabi sa The Gospel and Creation, page 35, ang tao ay maaaring tumigil mula sa paggawa sa ikapitong araw na kasing ingat na ginawa ng mga pinakamaypit na parisiyo. Subalit, kung hindi siya umaalam at natutuwa sa Panginoong Hesukristo, hindi siya nangingilin ng Sabat ng Panginoon. Napakaliwanag po ng pagkakabagit po sa talatang ito. At sino po ang nakakaloob ng kapahingang iyon? Sabi sa atin sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, sabi ng Panginoong Hesus. Kayong lahat na nagpapagal at nagbibigat ng lupa, kayo aking pagpapahingay. Kaya po ang nakakaloob nito ng kapahingang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi sa The Gospel and Creation, page 35, ang kapahingan ng Sabat sa pagiging spiritual ay kapahingang ang Espiritu ng Diyos lamang ang makapagkakaloob. Kaya po, ang banal na Espiritu ang magkakaloob sa atin ng kapahingang spiritual. At ang sabi sa atin sa parehong aklat, The Gospel and Creation, page 35, ang Sabat ay hindi pinanukala para lamang sa kapahingang pangkatawan, kundi para sa pang-spiritual, mayroon itong mas mataas na kaulugan kaysa pangkaraniwang inilalagay dito. At ito po ay nagsisilbering pagpapala sa tao. Desire, pages 288, at saka L Writings, Tagalog, page 37.
Yan po ang isang larawan ng Panginoon Jesus ang nagkakaloob sa atin ng kapahingahan. Ayon sa Mateo 11 verse 13. Paano natin maipangilin ang Sabat ng Sakdal? Ang sabi sa Bible in Studies on the Book of Romans page 46 ni E.G. Wagner. Kaya ang pangingilin ng Sabat ng Sakdal tulad ng nais ng Diyos na napangilin ito ay malugod sa ating sarili sa Panginoon. Subalit hindi natin magagawa ito kapag hindi natin kilala si Kristo at gawin siyang ating kaligayan. Kaya po, kapag naging kaluguran natin ang ating Panginoon sa Kristo at siya ang ginawa nating kaligayaan at siya ang gawin nating inspirasyon sa buhay at saka natin maipapangilin ang Sabat ng Sakdal. May babala po sa atin, ang sabi sa atin sa Christ Faithfulness in Sabbath Keeping by A.T. Jones, page 35. Ang sabi po, you cannot be faithful to the Sabbath of the Lord as Jesus Christ was without His living presence which the Holy Ghost brings. Hindi tayo magiging tapat sa Sabbath ng Panginoon katulad ng ginawa ng ating Panginoon Jesus kung wala ang kanyang buhay na presensya na ang banal ng na dinadala ng banal na Espiritu. Kailangan po ang presensya ng Panginoon ay mapasa atin upang maging maipangilin natin ng tama ang araw ng Sabat. Dapat ba nating ipangaral ang Sabat? Sabi sa Bible and Studies of the Book of Romans page 45, opo, ipangaral ang Sabat ng higit at higit. Subalit sa paggawa nito, siguruhin ipinangaral ninyo si Kristo at siya na napako bilang tagapagtas mula sa kasalanan. Kasi maraming nangangaral ng Sabat, ngunit hindi ipinapangaral yung gumawa ng Sabat. Mas mahalaga po yung gumawa ng Sabat kaysa sa araw ng Sabat. Kaya kapag ipinapangaral natin ang Sabat ng higit sa higit, sisiguruhin dapat natin na ipinapangaral natin si Kristo at siya na napako bilang tagapagtas mula sa kasalanan. Pansining maigi, ang sabi sa Bible Studies on the Book of Romans, page 45, gaano kalinaw kung bakit iniipon ni Satanas ang kanyang mga pwersa laban sa ikaapat na utos na iyon. Dahil sa isa ito na higit sa lahat na nagdadala ng tanawin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po yan. Ano po yung mga babala mula sa ating Panginoong Jesus? Sa Hebrews 4:1-11. Ang sabi po doon, sabi sa Testimony Volume 4:248, ang bahagi o kalahating panghilin ng kautusan sa Sabat ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Dapat ay buo ang at magiging buo ang panghilin ng Sabat sa pamamagitan lamang ni Kristo. So dapat po ay hindi tinatanggap ng Panginoon ang kalahating Sabat kung hindi natin tinutupad yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin sa araw na Sabat. At ang sabi sa Testimony Volume 6:383, nalalapastangan ng lubusan ng Panginoon ng mga tao na hindi iniingatan ang Sabado sangayon sa utos, maging sa titik o sa diwa, tumatawag siya ng pagbabago o reforma sa pangingiling ng Sabado. May mga hula po ba o propesyan ng pagtalikod ng nagpapanggap na bayan ng Diyos sa Sabat? Meron po. As ito po ay nakasulat sa Reviewing Herald Volume 1:405, ang sabi po, may pangailangan ng reforma sa Sabat sa gitna natin na nagpapanggap na nangingil ng banal na araw ng kapahingahan ng Diyos. Ang Panginoon ay may pakikipagtunggali sa kanyang nagpapanggap na bayan sa mga huling araw na ito. Sa pakikipagtunggaling ito, ang mga lider ng iglesia ay hahakbang ng salungat doon sa pinagsikapan ni Nehemias. Hindi lamang nila babaliwalain at hahamakin ang Sabat sa kanilang mga sarili, ngunit itatago nila ito mula sa iba sa pamamagitan ng pagbaon nito sa ilalim ng basura ng kaugalian at tradisyon. Sa mga iglesia at malalaking pagtitipon sa labas, ang mga ministro ay gigiit sa tao ang pangailangan ng panghilin ng unang araw ng Sanlinggo. So ito po isang hula na magaganap sa bayan sa nagpapanggap na bayan ng Diyos na ang mga ministro ito ay ipipilit sa tao ang pangailangan ng panghilin ng unang araw
ng Sanlinggo. At ito po isang propesya na ipinakita ng Panginoon kay Ellen G. White na may pangailangan ng reforma sa Sabat sa gitna natin na nagpapanggap na nangilin ng banal na araw ng kapahingahan ng Diyos. Sapagkat marami po ang nagsasabing pinapangilin nila ito, ngunit sa kanilang buhay, sa kanilang paraan ng pangilin ito ay hindi nila pinapangilin, sapagkat hindi nila sinusunod kung ano ang mga tagubilin ng Panginoon na kanyang ipinasulat ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Ellen G. White. Kaya po, ang sabi po sa atin sa Last Day Events, page 52, ang mga tao sa huli na tumalikod ay nagsasabi na hindi na masyadong mahalaga ang Sabat. Wala nang pagkakaiba kung ingatan natin ito o hindi. Yung po ang nakakalungkot. At ang sabi sa isang aklat po sa BCL, July 6, 1902, page 52 to 54. Ang sabi po doon, lubos tayong hiniya bilang bayan sa magitan ng hakbang ng ating mga kapatid na may katungkulan sa iglesia sa pagtalikod mula sa mga lumang mon. Huwag sanang maliitin ng tao ang kaalagahan ng Sabat upang makipag-ugnayan sa mga hindi sumasampalataya. Napakalaga po na huwag natin maliitin ang kaalagahan ng Sabat upang makipag-ugnayan sa mga hindi sumasampalataya. Ito po ang kalulus-lulus na tanawin na ipinakita po sa pangitain kay Ellen G. White sa early writing sa mga unang sinulat Tagalog, page 40, at sa Ezekiel 34:13 at saka 19. Ang sabi po, nang magkagayon ay pinakita sa akin ang isang pulutong ng mga humahagol-gol dahil sa matinding hirap sa kanilang mga kasuotan ay nakasuot sa malalaking titik ang ikaw ay tinimbang sa timbangan at nasumpungang kulang. Itinanong ko kung sino ang pulutong na iyon. Sinabi ng anghel, ang mga ito ay ang dating nangingilin ng Sabado at kanilang iniwanan. Sumampalataya kami sa iyong pagdating at itinuro ito na may sigla. At samantalang sila ay nagsasalita, ang kanilang mga mata ay napapatingin sa kanilang mga kasuotan at nakikita nila ang nakasulat. At saka sila ay mananaghoy na malakas. Nakita ko na nakainom sila sa malalim na tubig at nurumen nila ang latak ng kanilang mga paa. Niyurakan nila ang Sabat. At yun ang dahilan kung bakit sila tinimbang sa timbangan at nasumpungang kulang. Kaya po, napakalaga po para hindi tayo mapasama po rito ay unawain natin ang espiritual na kalagahan ng Sabat at makita po natin ang mga kung ano mga dapat gawin at kung ano mga hindi dapat gawin sa araw na ito. Mayroon bang mga tao na tunay na nangingilin ng araw ng Sabat, na Sabado? Ang sabi po sa Christ's Faithfulness in Sabbath Keeping by A.T. Jones, page 38, we are glad to know that there are today some people who are so much like Jesus that when they are conforming strictly to God's idea of the Sabbath and are therefore faithful Sabbath keepers, they are yet persecuted and imprisoned as Sabbath breakers. Ayan po. At ang sabi po sa atin sa parehong aklat, sa page 34, but behold, Jesus has a people today who are maintaining His Sabbath and God's idea of the Sabbath as He reveals it to the world. Ito po ang apela po sa atin na mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Napakabait niya sa atin. Ayaw niya na tayo mapahamak. Kaya ang panawagan niya ay sabi sa Hebrew 4:11, magsipagsikap nga tayo na ng pagpasok sa kapahingahan iyon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Narito po ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus ng Kalbaryo na siyang inspirasyon natin upang maipangilin natin ng sakdalang araw ng Sabat. At ito ay maging kaluguran natin ang araw nito sapagkat ang araw nito ay araw ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa atin sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang kapahingang iyon na tumutukoy sa Sabat ay walang iba kundi si Kristo. Ito ang araw na ginawa ng Diyos at tayo malulugod dito. Kay Kristo maipangilin natin ang nang sakdal ang Sabat.
hindi natin kaya maipangilin ito sa ating sariling lakas. Sa kanlakas lamang ni Kristo magagawa natin maipangilin ang Sabat ng tama. Ang sabi sa Filipos 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sapat ang biyaya ni Jesus upang tayo makasunod sa mga utos ng Diyos. Ang sabi sa 1 Corinto 12 verse 9. At ang sabi po sa The Gospel in Creation 35, lagi nating tandaan na ang tunay na kapahingahan ng Sabat ay masusumpungan lamang kay Kristo. Narito po ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ay magsisilbi, magbibigay sa atin ng kalakasan para maipangilin natin ang Sabat ng sakdal. At ang sabi po, si Kristo po ang tunay na diwa ng araw ng Sabat. Ang sabi sa Awit 118:22-24, ang baton na itinakwil na nangatayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon kagilas-gilas sa harap ng ating mga mata. Itong araw na ginawa ng Panginoon, tayo magagalak sa ating katuwaan. Ang sabi sa Christ's Faithfulness in the Sabbath Keeping by A.T. Jones, page 2, ang Sabat ay nanghulugang si Kristo at si Kristo ay nanghulugan ang Sabat. Ang Sabat ay sariling tanda ng Panginoon kung ano si Kristo sa mga tao at dapat natin ikonsidera siya hinggil dito at ng kanyang katapatan sa pangiling ito. Narito po ang ating halimbawa, ang ating Panginoong Jesus na itinuturo sa mga tao ang mga bagay na ito. At bahagi ba ng katuwiran ni Kristo ang pangiling ng Sabat? Ang sabi sa Articles on Romans, page 64 by E.G. Wagner, ang pangiling ng araw ng Sabat ayon sa utos ay bahagi ng katuwiran na nasa puso ni Kristo. At ang sabi sa Bible Echo, page 9, ang pangihili ng Sabat ay walang kinalaman sa pag-aaring ganap sa magitan ng gawa. Bagkus kabalintunaan, ito ay tandan at atak ng pag-aaring ganap sa magitan ng pananampalataya. So, ang pangihili pala ng Sabat po ay ito po ay bahagi ng righteousness by faith. Katuwiran ng ating Panginoon Jesus. Kapag ang pangihili ng Linggo at ibang araw at ang kalahating pangihili ng Sabat, yung po ang tinatawag na katwiran tao na tulad sa basahan. Subalit ang tunay at ang tunay na panghihilin ng araw na Sabat, ito po ay tinatawag na bahagi ng katwiran na nasa puso ni Kristo. Ito po ay tanda at tatak ng pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya po, yung spotless robe of Christ righteousness, yung panghihilin ng Sabat po, yung tamang panghihilin Sabat, ito po ay bahagi ng robe of Christ righteousness na nais ipalit sa atin ng Panginoon. Nais kasi alisin ng Panginoon yung partial na panghihilin ng Sabat o yung panghihilin sa ibang araw bukod sa araw ng Sabado. Yun ang gusto na alisin ng Panginoon sa atin at ang ipalit sa atin ay yung tunay na paraan ng panghihilin ng araw ng Sabado. Kaya yun po. Kaya po, ipinakita sa atin sa Christian Service page 77 ang sabi po doon, the prophet of God in holy vision beholds the Sabbath of the Lord carried far beyond this world of sin. Thus the Holy Scripture placed the seven-day Sabbath like a grand arc of the beginning of the race of man, spanning the 6,000 years of human probation and reaching into a renovated world after sin is forever destroyed. No place is left for another weekly Sabbath to come in. Few realize the vast importance of the Sabbath institution. It is the golden clasp which binds man to his maker. It keeps it in memory the true God as a creator of all things. Had man always observed it in the spirit, in the true spirit, idolatry could never have had an existence. At inaanyahan ko po kayo na basahin po natin ang ilang mga aklat na tulad ng pinalawak na sampung utos ng Diyos na kasama rin po dito ang ikaapat na utos ng Panginoon. Ang pinalawak na sangkwaryo at ang mga dakilang katotohanan hinggil sa pananampalataya ng Jesus at ito po ay ipinamamahagi natin ng libre. Humiling lamang po kayo at ipadadala namin po ito kung saan kayo naroon. Para sa karagdagang kaalaman din po ay pakibasa po natin ang aklat
na may pamagat na The Gospel in Creation by E.J. Wagner, at doon po natin makikita ang lalim spiritual significance ng Sabat at ang pinalawak na sa pangutos ng Diyos, ang pinalawak na sangkwaryo at mga dakilang katotohanan hinggil sa pananampalataya ni Jesus. Kontakin lang po ang inyong lingkod para sa libreng kopya. Ang mga CP na kasaad dito ay mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, ang dalawang saksi sa Apokalipsis 11. Mula sa sulat at aklat ni Ellen G. White, Patotoo ni Jesus o Espiritu ng Propesiyan, Apokalipsis 12 at 19. At mga sulat at sermony na E.T. Jones at E.G. Wagner, ang Pananampalataya ni Jesus sa Apokalipsis 14. Lahat ng mga ito ay tinatawag na banal na kasulatan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong matiyagang pagbabasa at panood ng video nito. Sana po ang larawang ito ang maging palaging nasa isip natin. Lagi natin ilagay sa isip natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yan ang ilagay natin sa ating mga puso. Araw-araw, bawat minuto ng ating buhay, ang ating Panginoong Jesus ang gawin natin inspirasyon sa buhay. Siya rin ang gawin natin kung ano man ang ating ginagawa. Lagi natin isipin na kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo magsasalita, mag-iisip at gagawa, isip natin ito ba'y kalooban ng ating Panginoon. At lagi natin, at lumakad tayo, lagi nakasama ang ating Panginoon. Salamat po, at sana po ay nakilabang po tayo ng mensahe na pinakaloob sa ating paksang tinalakay sa araw na ito.